Basketball Lovers, good day para sa inyong PBA update. Walang duda na si Coach Tim Cohn ang isa sa pinakamagaling na coach ngayon sa PBA. Kaya naman, naging assistant coach ito sa Gilas Pilipinas sa World Cup dahil na rin sa kanyang kaibigan si Chat Reyes. Maaalala nyo, tinanong si Coach Tim Cohn kung handa ba siyang maging head coach ng Gilas Pilipinas kung sakaling mag-resign si Coach Chat Reyes. At ang sabi niya ay hindi. Kung sakali man daw mag-resign si Chat Reyes, ay susunod siya na mag-re-resign. Hindi siya katulad ng ibang na mga coach or ng ibang coach na kung sakaling mawala ang head coach, ay agad ito ang papalit. Ibahin nyo daw siya dahil hindi siya katulad ng ibang mga coaches. Sa sinabing yon ni Coach Tim Cohn, madami ang nagulat. Dahil noong Huwebes ay itinalaga ito bilang head coach ng Gilas Pilipinas para sa Asian Game. Ang lahat ng sinabi ni Coach Tim Cohn ng interview na hindi niya tatanggapin ang pagiging head coach ng Gilas Pilipinas ay kinain niya. Ibig sabihin ay wala siyang isang salita. Marami ang nagulat nang maging head coach siya. Dahil nga alam ng mga nag-e-interview sa kanya na mayroon siyang salita. Dito pa lang isa na siyang sinungaling dahil hindi siya nagsasabi ng totoo. At ayon pa mismo sa kanya, hindi daw niya matanggian si RSA or si Ramon S. Ang. Kaya naman tinanggap niya ang pagiging head coach ng Gilas Pilipinas. Sa pagiging head coach niya ng Gilas Pilipinas, ayon mismo sa kanya, isa sa mga gusto niyang maging player at isama para makapaglaro sa Asian Game ay si Justin Baltazar. Matagal na daw nilang kinokontak si Justin Baltazar para sana maglaro sa World Cup. At ayon kay Tim Cohn, mukhang hindi interesado na maglaro si Justin Baltazar sa Gilas Pilipinas para magrepresent sa Philippines. Dahil maraming beses na daw nila ito kinokontak pero hindi sumasagot. At nang dahil dyan, talagang nabash ng husto si Justin Baltazar na kaya naman ay siniwala din ni Justin Baltazar ang kanyang side. Ayon mismo sa kanya sa Spin article, si Justin Baltazar noong 2022 ay hindi talaga siyang gustong maglaro sa Gilas Pilipinas. Sa kadahilan ng inaayos niya ang kanyang visa papunta ng Japan dahil noong una siyang inopera ng Korea at hindi niya naayos ang kanyang visa ay hindi natuloy ang kanyang paglalaro sa Korea at ayaw niya nang maulit yon. Kaya naman hindi niya tinanggap ang offer. Pero ngayong taon ay available siya para maglaro sa Gilas Pilipinas dahil nga naglalaro lang naman siya sa MPBL at sa katunayan nga ang MPBL ay huminto para magbigay pugay sa FIBA World Cup. Pero wala siyang natanggap na tawag para sana mag-insayo or maglaro para sa Gilas Pilipinas. Ayon yan kay Justin Baltazar at ayon din sa kanyang team manager. Pupwede naman silang kontakin at kausapin siya para maglaro si Justin Baltazar. At willing naman daw ang bata na maglaro dahil para sa bayan yon. Pero walang tumawag. Kaya naman marami ang nagtatanong sino ba ang nagsasabi ng totoo. Si Coach Tim Cohn or si Justin Baltazar? Dahil kay Coach Tim Cohn, madami na ang hindi naniniwala. At malaki ang posibilidad na nagsasabi ng totoo si Justin Baltazar. Kaya naman, ayon kay Idols No Badwa, handa ang Spin at sa kanilang programa na magtiwalat ng totoo. Kung po pwedeng magsalita si Coach Tim Cohn at si Justin Baltazar, ay handa silang tanggapin
para naman maliwanagan ang nasabing isyo. Ang importante daw ay hopefully ay handa si Justin Baltazar maglaro para sa Asian Game para makatulong sa Gilas Pilipinas. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Anthony Lakialon, Kagawad Kat sa Tinudupusin ng Hagonoy Bulacan, Ronald Bersubidad, John David Gulapa, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Dennis Lagdaan, Anthony Castro, marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At pagbisita na rin po ng Facebook fanpage ko, Percival Monteron Sports Channel. Pakilike, pakishare, pakipalo, ganun din sa YouTube channel ko.